i-check natin yung kanyang ring gear, mga kaibigan, kung may bungin o wala. Okay. Good. Walang bungin yung kanyang gear. So, sa team yun, okay, good. Wala siyang tama. So ngayon mga kaibigan, maglalagay na tayo ng dual. Ito yung kanyang motor. Yung dual motor. Ito yung kanyang gear. So ang una natin gagawin mga kaibigan ay, so makikita nyo to, pasisipain lang muna natin ito. So ang una natin gagawin bago natin isalpak dito sa dual. Kasi itong tornilyuhan na ito, ayan, hindi natin may papasok dyan, oh, nakatukod dyan. Tanggalin ko itong tornilyo. Hindi natin may ito tornilyo ito, mga kaibigan, kung hindi natin pasisipain ito, itong rod, okay? Kasi babangga yan, ayan, oh, hindi siya tatama. Hindi natin may sasalpak ito kasi hindi tutugma dito sa butas, okay? So, ang pagpapasipan nito, mga kaibigan, ay always itong sa taas, ito, tignan natin yung lock. Okay. Itong number 1, always number 1 ay positive. Itong pangalawa ay negative, yan. Kita sa video na lumalabo. Ayan. Number 1, positive, negative yung number 2. Okay, 1, 2. Pag ganun yung bilang, 1, 2. Hindi pa baba. Hindi pa ganun. Hindi pa ganun. Pa kaliwa. 1, 2. Okay. So, gagamit tayo ng battery, 12 volts. So, ito, titignan. Ipapakita ko kung paano. Gagawin. Ayan. Ayan. Ito yung positive. At ito naman yung negative. Okay? Isok-sok na natin. So, yung wire natin, wag na nang intindihin kasi wala tayong available na wire. So, ilalagay ko sa number 1 ay itong white. Okay? Ito yung kanyang positive. At ito namang isa ay itong green. Okay? Ito yung kanyang negative. Okay, number 2 ah. Ito. 1, 2. Okay. So, pasipain natin, makikita. Nakikita sa video. Okay. Nakikita ba? So, ayan. Naka-pesto na. Yung white positive. So, ipipitikin lang natin yan para mapasipa, okay? Ayan. Ayan, yung kanyang sagad. So, ibig sabihin, naka-dual valve ganyan. So, pwede natin ibalik. Baliktarin lang natin, mga kaibigan. Yung negative, nalagay natin dito. Yung positive kanina, okay? So, wala pa rin, hindi magtagal. Ayan, makikita. Sinisipa. So, ganoon na mga kaibigan. So, pasipain ko na para may salpak natin dito sa kanyang differential. Okay, okay na yan. Para may salpak natin na maayos kasi hindi natin may lalagay itong tornilyo kapag di natin pasipain. So, ang paglalagay naman dyan mga kaibigan, lang, tatanggalin ko lang itong battery. Yup. So, paglalagay, so ito, unahin ito. So, always, ito, nasa taas. Okay? At, sunod natin itong kanyang gear. Yan. Ganun lang kasimple mga kaibigan. At, pwede natin isok-sok ito. So, balik tayo ko para makita kung paano ko isokok ko. Ayan. Yep. Ay. Hindi ata kita sa ating camera. Ilalapit ko lang. Ayan. So, pwede na natin isokok ito. Ha?
At pwede na natin na. So bago ating isok-sok yan, nanay, lagyan mo na natin ng silicone na para isang gawaan na lang. Dito, lagyan natin ng konting silicone para hindi tumagas yung kanyang gear oil. Okay? Kahit konti lang. Ito yung ating silicone. Nalagay natin dito sa kanyang labi dito. Wag na dito. Dito lang sa labi. Yan paikot, nakikita. Yan paikot dito. Kanyang silicone para hindi. Yan. Kung sumobra naman ito, pwede nating i-direct ulit sa battery. Battery at papa palubugin natin. Kung sobra siya. Okay, so sasalpak ko na. Nakikita ba? Okay, yan ganyan para makita kung paano ko ipasok. Ang pailawin ko. Ayan. I-focus ko talaga. Para makita ng ating mga kaibigan. Okay? So, ayan na. Napasok pa na mga kaibigan. So, pinasipan na natin to. Ayan. So, nakikita nyo. Ayan. Talaga. May papasok na natin siya ng sentro. Ayun. Pwede na ilagay itong tornilyo. Kasi kapag di natin lang mapasipa, dito hanggang dito yung kanyang rod. Okay. So, ayun na mga kaibigan. Kabit na yung kanyang tornilyong gis. Okay. O, so, ganun lang kasimple. Ayan. May kabit na. So, nagabitan ko na yan ng ratchet. May ratchet tayo dito na. So, control lang mga kabigan sa ipit. No? Ayan. Ito ay naka-engage sa dual. Ayan. Tapos ilagay na natin itong apat na tornilyo dito sa gilid. Ayan. Apat na tornilyo dito sa gilid. Dito. Lipat ko itong video para makita. Itong apat na tornilyo sa gilid. Kasi transfer natin ito mga kaibigan dun sa Land Cruiser. Kasi itong kanyang housing ay baluktot sa Pagkabangga. Andun din yung part 1. Mayroon dyan yung part 1 ng aking pagtanggal no, nito. Dito. Ayan. Kitang kita ba sa video? Kitang kita. Ayan lang. Ganun lang kasimple mga kaibigan. Maglagay ng dual na differential. Ayan. Ayan. Naka-engage yan. Counter natin dito sa kabila. Ayan. Okay. Ay. Mahina na. Mahina na ako. Okay. So, final natin na ang socket na gis na medyo may kalakihan na ratchet. So, hindi natin pwedeng quersahin yung ating ratchet na maliit kasi pangdukot natin yan. Ito yung ating pang ipit. 1 2 no? Pangatlo, pangapat. Okay. Ito sa kabila. Okay, naka-image. Naka-image yung dual. So, kung gusto nyo may neutral, so, ipakita ko na rin mga kaibigan kung paano yung neutral yan. Yan, naka-engage yung dual, ha? So, yung neutral. Yung neutral ko, para matutunan nyo rin kung paano ating discard yan, ha? So, sinasabi ko kanina sa lap, number 1, always positive.
Sa pangalawa, negative. Okay? So, i-disengage natin yung kanyang dual. So, ibig sabihin, ito yung gagawin nating positive. Ito ang negative niya. Okay? Ito naman ang magiging positive pag mag-disengage tayo. Okay? So, disengage. Oh, ayan. Ayan, disengage na. Hindi na yan sasabay. Ayan. Okay? Kapag mag-engage tayo, hindi makahuhulog. Kapag disengage, kasi wala ang suporta. Ito lang pag-suporta ko. Pag mag-engage tayo, ayan, yung positive niya kanina, i-centro lang natin kasi hindi wala kasi yung upsell kasi yung upsell yung ito ang nagda-drive sa kanya yung kanyang upsell. Yung positive ito na yung number 1 na. Okay? So, engage. Okay, engage na sa dual yan mga kaibigan. Kaya pwede nyo na itabit doon sa ating differential. So bago natin ilagay ito mga kaibigan, dapat kapag naglagay tayo niyan, dapat naka-engage ang dual. Kapag naglagay tayo na naka-disengage yung dual, hindi natin may papasok ito kasi babangga dito sa housing. Ito, babangga sa housing at saka mahulog. Kaya dapat, sinsya na. Kaya dapat ito naka-engage, okay? So, ipapasok na. Pasok na natin sa kanyang housing doon. Dito natin ipapasok yan mga kaibigan. Yung nakalifter doon. Ayun, yan. Nakalifter na yan. Sa Toyota Land Cruiser GX. Ayan. Yung ating si Mustafa. Yung ating Pintor. Okay. So ayan, ito ay linagyan ko ng silicone dito sa kabila. Ayan siya. At dito na sa kabila ay wala. Okay, i-install lang natin. So dito sa part na to, dapat ay putulan natin yan kasi dito yung papasok itong ating dual, yung kanyang dual gear. So, putulan natin dito. Ayan. Ayan, pwede na natin ilagay ito ng ating differential. Reset ko lang ating video para maganda yung kanyang pagkalagay. Ayan siya.
So ayan mga kaibigan, pasok na. Lagay ko lang ulit dito para malagyan na lang mga sorry para matapos na tayo dyan. Ito na nga mga kaibigan yung kanyang sensor para malaman kung naka-engage siya o hindi. Lalagyan ko siya ng silicone. Okay. Good. Salpak na. Mga kacho. Ay, kabit na natin mga kaibigan. Okay. Ayan. So ayan, tapos na natin may ilagay itong kanyang axle. Ang isusunod naman natin ay itong kanyang handbrake brake shoe. Ayan, ito. So ang una natin ilagay ay itong kanyang fin. Okay. Itong lock. Nakikita dyan. At gamit tayo dito ng flies mga kaibigan. Yun, itong may, nakikita nyo to, may gatla. Ayan. Ayan. Yan ay grinder ko para pang-ipit dito sa lock. Ayan. Para kapag itinulak natin, may kakantuhan dito sa spring. Ayan. Para kakanto siya. Okay, bagyan na natin. Yan, gamitin nyo, mga kaibigan. Gatlaan nyo lang yung flies nyo.
So ito dapat naka sentro. Kakain dito. Kakain natin diyan. Tatama yan. Itong maliit dapat sa taas, itong malaki sa baba, okay? Itong maliit sa cable dito sa kanyang bakal dito. Ito naman sa adjuster. Dito yan. Ito. Diyan nakalagay. Okay? So, ikabit ko na. Muna. Lagay dyan. Dapat sentro para kapag nag-handbrake ay kakapit. Ayan. Tapos isentro natin. Ayan. Mamaya ko na yan sentro. Maghulo ba? Okay. Tapos ito, ganyan. Ayan. Yan, mas magandang maglagay ng handbrake, yung mga brake shoe kapag ganito na ang gamit. Ayan. Mas madali oh. Hindiin lang. Yan, makikita yung kanyang lock. Ayan, may lock na yan. So yan, ganun lang. Tsaka isentro na natin to dito. So, ikakabit na natin itong bracket. Ito. Dito sa gilid. Sa likod. Yeah.